Nagtataka ka ba kung ano kaya ang ginagawa ng mga mayayaman o ng mga may rich mindset para umunlad ang kanilang buhay? Na posibleng hindi mo ito ginagawa kaya naman stuck ka pa rin sa sitwasyon mo. Kaya naman sa video na ito, malalaman mong 8 ginagawa ng mayayaman na hindi mo ginagawa. Importante yung number 5 dahil yun ang dapat mong inaaral para yumaman. Pero bago tayo mag-umpisa, ay ang dapat mong ginagawa ay i-like ang ating video kung bago kayo mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss out ang mga bago nating uploads. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, nagsasakripisyo ngayon para sa future. Ang mga taong may rich mindset at gustong yumaman ay mas pinipiling magsakripisyo sa present time para sa kapakanan nila sa hinaharap. Nag-iinvest na sila ngayon para sa kanilang edukasyon, sa kanilang mga skills, yung iba nag-uumpisa na ng maliit na negosyo, or nag-iinvest ng paunti-unti. Hindi muna sila gumagawa or madalang silang gumawa ng mga walang kwentang bagay sa ngayon na wala namang maiaambag sa kanilang pag-asenso. Karamihan kasi ng tao ay walang pake sa kanilang kinabukasan. Mas trip na nilang magpakasaya ngayon, pero maaaring sa hinaharap naman ay sila ang maging kawawa. Mas pinipiling mag-consume ng mga bagay na puro pang entertainment purposes lang naman, tulad ng panonood magdamag ng TV, pagkipag-chismisan, paglalaro ng games hanggang umaga, inom-inom na lang, party-party, pagbibisyo at iba pa. Wala namang masama na mag-enjoy sa kasalukuyan mong sitwasyon. Parte naman yan ng buhay, pero isipin mo rin ang magiging kapalit nito kung mananatili ka na lang sa ganyang yugto ng buhay mo. Kung ang goal mo yung umasenso at yumaman, hindi ang mga ganitong gawain ang magpapaunlad sa'yo. Number 2, responsable sa buhay nila. Ang mga mayayaman na tao at ang mga papunta dun ay responsable sa kanilang kapalaran. Oo, may mga taong pinanganak na mayaman na or minana ito sa kanilang mga magulang. Pero alam mo bang, lagpas 85% ng mga milyonaryo o bilyonaryo sa mundo ay self-made. Meaning sila lang mismo ang gumawa ng paraan mula sa kanilang sari-sariling diskarte kung paano nila ito naabot. Hindi lang sila basta umasa sa iba, sa gobyerno or nag-antay na may magbigay sa kanila ng yaman para lang maging tunay na mayaman. Marami silang sinakripisyo, mga kabiguan, pagkalugi, mga araw na konti lang ang tulog, at mga araw na walang naniwala sa kanila na posible pala silang umasenso sa buhay. Marami kasing tao na go with the flow lang, na wala namang masama doon, pero kung para bang wala ka ng pake sa buhay mo at umaasa ka na lang na may mangyayaring milagro sa'yo para yumaman, ay nagkakamali ka. Hindi mo lang rin pwede yasa sa swerte or sa loto para lang yumaman ka. Totoo namang may nananalo sa loto at may sinuswerte, pero mas tatamaan ka pa ng kidlat bago ka manalo dyan. Sabi nga nila na mas suswertehin ka sa buhay kung kumikilos ka na ngayon. Karamihan ng tao ay gusto na lang maging tamad, umasa na lang sa iba at maghintay na iligtas sila ng ibang tao or ng gobyerno. Tapos kapag tuluyang na naghirap, ay agad isisisi sa iba or sa Diyos. Imbis na tingnan muna ang sarili kung ano bang ginagawa mo sa buhay mo para hindi ka maghirap. May ginagawa ka bang paraan para umunlad ang buhay mo? Malamang ay wala, kaya puro ka lang reklamo. Number 3, gumagawa ng value imbes bili lang. Pansinin mo na lahat ng maunlad na tao ay may ginagawang value or may kinikreate na something para sa ibang tao. Na eventually, itong mga nabuild nila or na-create nila ay ang nagiging dahilan para sila ay kumita ng pera. Ito yung mga tao na iba yung nakikita sa tuwing may binibili, let's say nasa Jollibee. Tapos kapag umorder yan ng isang Chicken Joy meal, ay ni-estimate na niyan kung magkano ang ginastos ng Jollibee doon sa meal na yon at kung magkano rin kaya ang kinikita nila doon. Na eventually, yung idea na ito ay posible rin niyang gamitin sa uumpisahan niyang food business and so on. Karamihan kasi ng tao ay naka-focus lang sa pag-consume or pagbili kaya hindi sila nakakausad sa buhay. Gastos dito, nood niyan, basa dito, laro nito at iba pa. Bus ang pera at nasayang pa ang time. Ang pinupunto ko lang naman dito ay dapat ma-develop rin sa mindset mo na matuto kang mag-create ng isang bagay at hindi lang matrap sa mindset na dapat ka lang ma-stuck sa pag-consume. May mga bagay na posible kang gawin na pwede mong pagkakitaan na maring hindi mo kinakailangan gumastos ng malaking pera. May mga asset ka sa sarili mo or mga bagay sa paligid mo na pwede mo namang gamitin. Number 4, laging on time or maaga. Kapag nagbasa ka ng mga biography or storya ng mga mayayaman na tao, ang isang common sa kanila ay maaga silang bumabangon at ayaw nilang nalilate sa mga meetings or sa work. Dahil totoo naman na lamang talaga ang mga taong maaga.
yung taong bumabangon ng alas 6 ng umaga ay talo nun yung taong bumabangon ng alas 10 or mga alas 12 ng tanghali. Dahil mas marami na siyang magagawa sa taong late bumangon. Tapos na siya sa trabaho, yung isa papungas-pungas pa lang. Karamihan kasi ng tao gusto laging late or gusto laging may i-delay. Kaya ang nangyayari sa buhay mo ay ganyan din. Late na sa pag-asenso at delay na sa pag-asenso. Pero paano naman daw yung mga panggabi? May magsasabi na naman dyan, wala namang masama doon at at least hindi ka pa rin late sa trabaho at nagagawa mo ito ng tama. Kapag lagi kasi late, para bang natatanim na ito sa subconscious mind mo at maring hindi mo ito napapansin. Pero ito ang dahilan kung bakit mas lalo kang tinatamad sa buhay. Hanggang sa yung mga dapat mong gawin, pinagpapaliban mo or pinagpapabukas mo na lang. Imbis na gawin mo na ito kaagad para tapos na. Mahirap bumangon ng maaga kaagad-agad, lalo na kung nasanay ka ng late bumangon. Pero pilitin mo sarili mo and I'm sure na makikita mo ang pagbabago kung maaga kang magigising. Kailangan mong gawin ito ng paulit-ulit hanggang sa maging habit mo na ito. Number 5, inaaral kung paano maging successful. Ang mga taong gustong yumaman ay nag-aaral yan kung paano nila ito makukuha. Hindi na nila pinag-aaralan yung mga latest news sa mga bagong nabuntis na artista o sa chismis ng kanilang kapitbahay o ng mga marites na katrabaho. Wala na silang pakidoon. Kaya naman nagbabasa sila ng mga libro, hinahasa mga skills, kumikilos na ngayon at hindi pa tamad-tamad, nanonood ng mga makabuluhang video, umaattend ng mga seminars at iba pa. Dahil sa mga impormasyon na nakuha nila sa iba, ay doon na sila nag-uumpisang kumilos at ma-motivate para maabot yung gusto nilang maabot sa buhay. Nagkakaroon na sila ng clarity at plano kung paano ito magagawa. Dahil kung nagawa nga ng tao na yon, ay kaya mo rin naman yun. Hindi naman siya special. Normal na tao lang din yan, parang ikaw. Yung iba kinakailangan ng mentor or grupo ng mga tao na magpapush pa sa'yo para magtagumpay. Hindi yung mga tambay at tatamad-tamad lang din na mga kaibigan mo na wala namang ambag sa pag-asenso mo. Number 6, nag-i-improve palagi. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong mag-upgrade. Dapat hindi ka lang na-stuck sa mga nalalaman mo. Kaya dapat ay patuloy kang natututo. Hindi lang ito about sa kaalaman, pati na rin ito sa kalusugan mo. Kung ano yung kinakain mo, nag-exercise ka ba, etc. Pati na rin yung lifestyle mo, nag-upgrade for the better. Hindi naman yung nagbabago yung lifestyle para maging maluho, pero nag-iiba para mas maging health conscious or para rin sa mas maayos na money management. Minsan pati mga kasama mo ay kailangan mag-upgrade para umasenso ka rin. Marami kasing tao na ayaw nang matuto or mag-upgrade kaya nananatiling stuck sa kanilang sitwasyon. Dapat hindi ka magtaka kung bakit same lang rin ang kinikita mo sa iyong trabaho kung paulit-ulit lang din ang ginagawa mo. Wala kang bagong value na naaambag at wala kang ibang alam. Pero paano kung may iba kang skills or alam, malaki ang chance na mas lalaki ang income mo. Number 7, may financial goals. Maraming tao ang hindi yayaman dahil wala silang gustong maabot or wala silang end goal. Kumbaga, bahala na at kung meron naman ay hindi rin gumagawa ng paraan para maabot ito. Importante na may financial goal ka para meron kang tina-target sa araw-araw. Maring hindi mo ito makuha ng instant pero at least ay papunta ka na doon at kumikilos ka na. Okay din na mag-set ka ng deadline or ng specific date or year kung kailan mo ito dapat makuha para mas lalo kang mamotivate na gawin ito. Halimbawa, milyonaryo sa loob ng 5 taon, 100,000 na sales sa negosyo next month, and so on. Dapat lagi kang may tina-target at kapag nabot mo ito, ay hindi naman ibig sabihin na babalik ka na lang sa pagiging tamad or nabigla ka na lang magpapahinga. Okay lang magpahinga pero hindi yung matagal na break dahil mawawala ka sa momentum. Once na ma-hit mo ang goal mo, dapat on to the next one naman. Na-reach ang top ng bundok, pahinga saglit at may bago na namang bundok na aakyatin. At number 8, kumikita pa ang pera. Para tuluyan kang yumaman ay kinakailangan yung pera mo o yung mga kinikita mo ay kumikita rin o lumalago pa. Hindi lang ito nakatambak o tulog na wala namang problema doon na mag-ipon o magkaroon ka ng emergency fund. Pero once na meron ka ng sapat nito ay dapat gumagawa ka na rin ng paraan kung paano pa kikita itong pera mo. Pwede kang mag-invest, magkaroon ng negosyo at iba pa. Once na ma-establish mo yung una mong source of income ay pwede ka nang gumawa pa ng panibago and so on hanggang sa magtuloy-tuloy na yung cash flow mo. Ilan lamang ito sa mga ginagawa ng mayaman or mga payaman kaya sila yung mayaman. Marami pang iba na wala dito. Hindi naman ito mga guaranteed na magpapayaman sa'yo pero definitely ay meron itong factor sa buhay mo para yumaman ka rin. Kaya importante na maging matyaga ka, maging hardworking, willing magsakripisyo sa ngayon para sa magiging kapakanan mo at ng pamilya mo sa future. Pero bago tayo matapos sa ating video ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at magsubscribe na rin kayo sa ating Crypto Only channel.
Kaya in summary, itong walong ginagawa ng mayaman na hindi mo ginagawa. Number 1, nagsasakripisyo ngayon para sa future. Number 2, responsable sa buhay nila. Number 3, gumagawa ng value imbes bili lang. Number 4, laging on time or maaga. Number 5, inaaral kung paano maging successful. Number 6, nag-i-improve palagi. Number 7, may financial goals. At number 8, kumikita pa ang pera. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!